What's up mga ka-money magnet? Ngayong araw na ito, malalaman natin ang kahalagahan ng bigas at pamintang durog. At kapag silang dalawa ay pinagsama, napakaraming swerte ang maaaring ibigay nito sa inyo. Alam naman natin na ang bigas ay nagbibigay sa atin ng kasaganaan at prosperidad. Samantalang ang pamintang durog, maging pamintang durog o ano pang klase ng paminta yan, ay nagbibigay ng proteksyon at nag-aalis ng mga negatibong enerhiya. Kung kaya't kapag ang dalawang yan ay pinagsama, tiyak ang swerte at blessing na papasok sa iyong tahanan at matatanggal pa ang mga negatibong enerhiya na siyang nagpa-block sa mga swerteng papasok sa ating tahanan. Kung kaya't para maalis ang mga malas at pumasok ang swerte, ating alamin kung paano ang gagawin natin sa bigas at pamintang durog. Kaya't kung hindi pa kayo nakasubscribe, maaari kayong mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Bigas at paminta ay sadyang napakahalaga sa ating tahanan. Hindi lang sila ginagamit ng pagkain at panluto at pangsahog sa ating kinakain, kundi pang nagbibigay ito ng swerte na sadya namang makakatapos sa ating mga problema. Nararanasan mo bang maghirap at sangkatutak na problema ang pumapasok sa iyong bahay? Nararanasan mo na bang maranasan na ang bigat-bigat ng iyong tahanan na parang napakaraming kamalasan na dumadating sa iyong buhay? Yun ay sapagkat napakarami ng negatibong enerhiya ang namamayari sa iyong tahanan at kinakailangan na nating alisin ang mga yan. At kailangan mo rin papasukin ang kasaganaan at ang prosperidad na dala ng bigas. Kung kaya't pagsamahin natin ang dalawang yan at tayo ay mabibigyan ng isang kakaibang ritual na siyang magpapabago ng ating mga buhay. At simulan na natin ang paggawa ng isang napakagandang ritual sa araw na to. Ang kakailanganan ng natin, bigas, pamintang durog at isang garapon. Ang gagawin natin sa ritual na to ay gagawin natin ng paglalagay ng bigas at pamintang durog sa isang garapon. Ilang pirasong bigas at ilang pirasong pamintang durog. Lalagyan nyo lang ng 3 kutsarang bigas at 3 kutsarang durog ang garapon. Pagsasamahin at paghahaluin ang bigas at pamintang durog. At syempre, palagi nyong tatandaan kapag gumagawa tayo ng isang ritual, kinakailangan gawin natin ito tuwing Tuesday o kaya naman ay Friday. Sapagkat yan ang mga mabibisang araw na talaga namang maswerte. Maswerte na ang ating ritual na ginagawa. Maswerte pa ang araw na yung ginagawa tuwing Tuesday and Friday. Talaga namang sobra-sobrang swerte na ang mabibigay nito sa iyo. At syempre, huwag mong kakalimutan na kapag gumagawa ka ng isang ritual, kinakailangang tumapat ka sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Nang sa ganun, ma-bless ng husto ang ritual na ginagawa mo. Mas mainam din kung walang makakakita sa iyo. Nang sa ganun, walang kukontra sa ating ritual na gagawin. At pagkatapos mong pagsamahin ang 3 kutsarang bigas at 3 kutsarang pamintang durog sa isang garapon, ganito na ang kanyang magiging itsura. At pagkatapos niyan, ang garapon na yan ay dasalan mo ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya. Kung iba naman ang iyong reliyon, maaari mong gamitin ang dasal na ginagamit nyo sa iyong reliyon. Walang magiging problema, basta't dasalan ang garapon at pagkatapos, isunod mo ang intentions o mga nais mong mangyari sa iyong buhay. Nais mo bang magbago ang buhay mo? Sabihin at sambitin mong magbabago ang aking buhay, makakaahon ako sa kahirapan, ang blessing at sunod-sunod na papasok sa aking buhay. Sambitin mo ng buong puso at ikaw ay dapat 100% na positibo. Alam naman natin sa ginagawa nating ritual, kinakailangan nating palaging positibo. Nang sa ganun, ang positibong enerhiya ang mamayani sa ating katawan at maalis ang mga negatibong enerhiya na siya talagang nagbibigay sa atin ng kamalasan.
Kapag nagawa mo na ang ritual at nailagay mo na sa garapon, nadasalan mo na rin ito, kinakailangan nating ilagay ito sa tamang lokasyon. At palagi ko namang sinasabi sa inyo na para ang pera ay pumasok sa ating buhay, ilalagay natin ang garapon sa wealth area. At lagi ko rin sinasabi na ang wealth area ay matatagpuan sa southeast sector ng ating bahay, southeast sector o timog silangan ng ating tahanan. Kapag inilagay mo ang pampaswerte sa wealth area, lalo itong suswertihin at lalong magpapasok ng mga positibong bagay sa iyong tahanan. Ang mga positibong bagay lamang ang tatanggapin at tatanggalin ang mga negatibo sapagkat ang pamintang durog ay nagtatanggal ng mga negatibong enerhiya. Yan ang nagiging daan para ang lahat ng problema, kamalasan na nasa iyong tahanan ay mawasiwas at maalis at matanggal sa iyong buhay. Kung kaya't kapag pinagsama ang bigas na pampaswerte at pamintang durog na talaga namang pangtanggal at proteksyon na rin sa iyong tahanan, ikaw ay mapaproteksyonan laban sa mga elementong hindi mo nakikita at tatanggalin ang negatibong enerhiya at bibigyan ka ng magandang kinabukasan. At huwag din natin kakalimutan ilagay ito sa entrance door o sa main door sapagkat sa entrance door o sa main door nagmumula at pumapasok ang mga negatibong enerhiya. Kung kaya't kinakailangan na simula pa lang sa entrance door ay ma-block na natin sila nang hindi na sila tuluyang makapasok sa ating tahanan. Sapagkat ang mga negatibong enerhiya na yan, yan ang dadala na sa atin ng kamalasan. Maaari niyang bigyan tayo ng matinding pagsubok na talagang hindi natin kakayanin. Kung kaya't kailangan na kontrahin natin at huwag nating papasukin sa loob ng tahanan. Kung kaya't mas mainam kung meron tayong bigas at pamintang durog sa harapan ng ating pintuan upang tayo ay lalong mabless. At kung ikaw naman ay parang palaging hapo at hindi makatulog sa gabi, balisa at laging nag-aalala, punong-puno na ng negatibong enerhiya ang iyong katawan kaya hindi ka na mapagkatulog. Kapag ganyan na ang iyong nararamdaman, napakarami ng stress, depression at anxiety ang iyong nararamdaman. Kung kaya't kinakailangan nating alisin ang iyong pagkabalisa at pag-aalinlangan at pag-alala. Lahat ng yan ay maaalis at matatanggal kung maglalagay tayo sa ilalim ng ating kama ng bigas at durog na paminta. Nang sa ganun, maging maaliwalas tayo pagising kinabukasan dahil nagkaroon tayo ng magandang pagtulog. Ang pagtulog na maganda ay talagang kailangan natin para sa maghapon nating pagkilos kinabukasan. Kung kaya't kapag naglagay tayo niyan sa ilalim ng ating kama, natitiyak ko sa inyong magandang pagtulog ang ibibigay nito sapagkat tatanggalin ito lahat ng mga negatibong enerhiyang namamayani sa iyong kwarto at ito ay aabsorb ng bigas at ng pamintang durog. Kaya't ang magiging kapalit nito ay maaliwalas na kinabukasan at magandang pagtulog. Kinakailangan din na maglagay tayo nito sa altar kung saan tayo laging nagdadasal at nananalangin sapagkat maaabsorb ng bigas at durog na paminta ang lahat ng panalangin ng iyong sinasambit, maririnig sa langit at ito'y maisa sa katuparan. Kung kaya't kung meron kayong altar sa iyong tahanan, mas mainam na meron kayong karapon na may bigas at durog na paminta. Dito nyo ito ilagay nang maabsorb nito ang iyong mga kahilingan at ng mga ninanais sa buhay. Kung kaya't ang iyong buhay magiging maginhawa at magkakaroon ng sangkatutak na blessing na darating sa iyong buhay na magpapabago sa iyong buhay. Kung kaya't huwag na huwag kalimutan na lagyan ng altar ng bigas at durog na paminta. Ngunit kung iba naman ang iyong relihiyon at wala kayong altar, ilagay mo na lang ito kung saang lugar ikaw ay nagdadasal. Nang sa ganun, lahat ng panalangin ay kanyang maabsorb at maaari nitong mabago ang iyong buhay at maging maisatotoo-katuparan lahat ng kahilingan na iyong sinasambit tuwing ikaw ay nananalangin at nang sa ganun, kagandahan at kalusugan at bukod doon, blessing na sangkatutak ang mararating mo sa buhay.
Daan mga ka-money magnet na ang mga bagay niyan ay sadyang gabay lamang. Palagi nating sasamahan ng pagkilos, pagtatrabaho at panalangin ng puspusan upang nang sa ganun tayo ay lalong magtagumpay. Tandaan natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung kaya't kung patuloy kang kikilos at sasamahan mo ng ritual, ika'y totoong magtatagumpay. Kaya't mga ka-money magnet, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, maaaring mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!